Shout out for this. Shout out for this. Shout out for thank you. Paano napunta si Cindy sa ano sa SY? Napunta siya sa SY kasi sabi ni Mariano nung una, sabi niya nung una, gusto niya lang tulungan si Cindy sa social media para umangat yung mga followers, ganyan. Yun yung sabi ni Mariano sa interview. Sinabi niya na naawa daw siya, gusto niya lang daw kasi, mabait daw kasi si Cindy, so gusto niya tulungan bilang kaibigan na sumikat, ganun. Yun ang sabi niya. Na ano yun sa interview eh, na palabas. Pero dati ano eh, napapanood ko kayo nun sa ano, sa YouTube, sa Margel. Ano yung pakiramdam mo ano, parang sumisingit si Cindy. Ngayon. Nung time kasi na yun, nung pagpunta niya dito, second time ata, hindi ako sure. Pagpunta niya dito, bigla niyang sinabi na wala daw siyang respeto sa Margel. Sinabi niya yun. So pumunta daw siya dito para kay Mariano. Hindi niya daw nire-respeto ang Margel. So ako, nung time na yun, syempre galit-galit ako. Pero hindi ko pinapakita kasi ayoko rin mabash na sabihin ng ibang tao sa akin na ano ba yun, Angel, ba't di mo ano, ganyan. Kasi maraming magsasabi sa social media, hindi mo naman maiwasan yun. Alam naman talaga, lahat. Hindi naman malaalis yung mga ano, basher talaga sa mundo. So, nung time na yun, nanahimik ako. Nagtitimpi ako. Hinayaan ko kahit nagalit-nagalit ako, kahit na napapahiya na ako sa camera. Kasi ganun sila eh, ganun siya eh. Parang wala siyang pake kahit matapakan ako sa camera, kahit na. Nung time na yun ah, yun ang nakikita ko. Kasi parang wala siyang pakialam sa nararamdaman ko. Anong feeling na kinukuha na ni Mariano si Cindy? Ngayon? Mm-hmm. Siguro. Kasi nasanay kami, tatlo pa lang nun kami nung una. Si Kat ako, si Mariano. So kami dalawa ni Mariano yung talagang magka-close, as in mag-best friend talaga, nung una. Hanggang sa nagkamabutihan kami. So, syempre ako, napalagay na yung love ko sa kanya. Kasi, Comfortable ako sa kanya. Ngayon, parang, mawawalan ako ng isang matalik na kanya. Oo. Kasi, di ba, naging kami? Mm-hmm. Tapos, naghiwalay kami. So, yung dahilan kung ba't kami naghiwalay, oo, totoo yun. Mm-hmm. Dahil nga, wala nga doon siya respeto sa Margel. Mm-hmm. Pero, nirespeto ko yung pagpunta niya dito. Mm-hmm. Nung time na yon, aminado ako na hindi ko siya pinapansin talaga. Mm-hmm. Off cam, on cam, wala talaga. Kasi kapag parang may galit ka na nararamdaman. May galit talaga ako. Kasi hindi naman ako, wala. Hindi ko siya talaga pinapansin. Parang hangin lang siya. Nandito siya, dadaan ako, wala lang. Good morning, wala. Wala, as in wala. Kakain ako, wala. Hindi ko siya yayayay. Kasi masakit nga. Oo, syempre yung naman. Nangyari, yung ginawa. Lalo na, makakasama mo siya araw-araw, di ba? Masakit yun guys, yung nakikita mo yung taong minahal mo, masaya na sa iba. Sobrang masakit yun. Lalong-lalo na araw-araw niyo pa rin nakikita hanggang ngayon. Dati, ikaklaro ko lang, dati yun. Ganun yung nararamdaman ko. Kasi wala akong, hindi ako nabigyan ng chance na makapagsalita eh. Mm-hmm. Hindi ako nabigyan ng chance na sabihin yung reaction ko nung sinabi ni Cindy na wala siyang respeto sa Margel. Wala siyang respeto kung anong meron sa aming dalawa ni Mariano. Mm-hmm. Pumunta lang siya doon para kay Mariano. Mm-hmm. So, ayun. Siguro ang nasa-feel ko na siguro nagwagi siya. Hindi ko alam. Mm-hmm. Hindi ko alam yung mararamdaman ko. Pero, yeah. Naging okay naman kami ni Cindy. Naging magkakilala kami. Yung, mm-hmm. Naging magka-close kami. Pero hindi ganun kaklo. Hindi mo matatawag na kaibigan. Parang ganun. Kasi, never mo magiging kaibigan ang yung ex. Yung ex mo, tapos yung girlfriend niya. May sakit never. No? Oo. Never. Pero kung nakapagpatawad ka na, napatawad ka na si Mariano. Alam niya yun, napatawad ka na siya. Kaya, kapag ka magyayayayan, sinuha mo mag-vlogs, samahan ko siya. Siyempre, nami-miss ko rin yung dati. Pero kailangan mo na talagang
kapag ang isang tao gusto nang kumawala, gusto nang bumitaw, gusto nang umalis, kailangan mo nang palayain. Hindi mo siya mapipilit. Kasi kung ayaw na niya, kung wari na pilit mo nga siya, tapos pero ayaw na talaga. Mahirap, hindi ka mahirap. Wala ka na matang. So, man. Yung feeling na nasasaktan mo, yung sabi sa value mo? Dati, oo, sobra ako nasasaktan. Sa mga bash, sa mga pangabash, sa lahat-lahat. Nung nag-live yung nanay ni Mariano. Actually, totoo naman eh. Yung nag-live yung nanay ni Mariano, nasaktan din ako doon, oh, kung ano-ano mga sinasabi nila. Mm-hmm. Tapos, hindi nakuhanan ng video yung nasa, ano kami, nasa police station. Mm. Sabing ganun nung nanay ni Mariano, ikaw, Angel, ganyan, pinagduduro-duro niya ako. Tapos nasagot ko siya. Basta nasagot ko rin siya. Kasi kawawa na si Mariano nung time na yun. So, oo, nasasaktan ako dati kasi yun nga, close kami. Tapos yung tao na yun, parang nilayo sa akin. Mahirap yun. Yeah, lalo, parang, lalo na yung taong, ano, tawag dito yung word na, ano, nakalimutan ko. Nakalimutan ko yung exact word. Exact word na, araw-araw mo nakakasama. Araw-araw mo nakakasama, yung hindi kompleto. Hindi kompleto yung araw mo pag di mo siya nakikita. Pero tanggap mo. Tanggap. Tinanggap ko na lang din, siguro, kasi kailangan. Mm-hmm. Inanggap ko na kahit masakit. Oo naman, kahit masakit, syempre masakit. Oo, lalo ikaw, na yung... Ikaw, boyfriend mo, medyo nagkakalabuan lang kayo, pero alam mo sa sarili mo na maaayos. Mm-hmm. So, merong biglang darating na babae. Siyempre, masakit sasabihin ng boyfriend mo sa'yo na, gusto ko lang siyang tulungan kasi sa ano, ganyan, ganyan. Hindi ako naniniwala doon. Diba? Ano mararamdaman mo? Masakit yun, sobra. Hindi mo maaalis sa amin. Lalo na yung mga babae. Hindi naman halos ng mga babae matitigas yung puso. Halos soft-hearted din sila pala. Diba? Halos, diba? Totoo yun. Masakit, masakit yun, lalo na yung taumahal mo, nasaya na sa iba. Nakikita mo, tas araw-araw pa. Mahirap yun, sobra. Ito yung bigla ka na lang nawala na. Nasa iba na, no? Ito yun, masakit yun. Tas minsan matatanong mo sa sarili mo, ano kayang mali? May mali ba sa physical na anyo ko, sa pag-ugali ko? Ano bang kulang sa akin? May ganun. Dumating ako sa part na ganun. Yung... Basta yung ganun, akala niya siya lagi nagsasakripiso. Pero gusto niya alam. Kong i-recall sa kanya na, gusto kong sabihin sa kanya na, uy, may pangarap tayong dalawa, diba? Gusto kong ipaalala sa kanya lahat ng pangarap namin dalawa. Hindi yung, kasi palagi siya sabi sa akin, hindi lang ikaw nagsakripisyo, ako din nagsakripisyo ako dito, ganyan, ganyan. Mm-hmm. Yung palagi niya sinasabi na siya lang daw yung nagsakripisyo, si Mariano. Gusto ko isabihin sa kanya na ako din. Sa part na yon dalawa kayo. Kasi, pala, wait, nag-work kayo na ano. Nag-work kaya yung part na ano niya. Pero ngayon, relationship niyo. Ngayon, ganito na kayo sitwasyon. Yun nga, kailangan ko na rin magpaalam, lalo na kay Mariano. Para maging klaro na lahat. Kailangan ko tanggapin. Kailangan ko tanggapin. Kasi hanggat hindi ka nagpapatawad sa isang tao, hindi ka sasaya. Totoo yun. Never kang sasaya. Kaya ikaw, kailangan ninyo, kung meron man, alam mo yun, yung kung meron man sakit din sa puso ninyong dalawa, kailangan nyo magpatawad. Kailangan nyo ilabas yun. I-open nyo sa taong yun kung may sakit ka man ng loob nyo. I-open nyo yun. Kasi, mahirap na yung kinikim-kim nyo yung problema. Diba? Mahirap mabuhay nung may galit sa puso. Hindi ka makakabubuhay. Totoo. Mm-hmm. Oo. Kaya ano, kahit short time lang, kahit 30 minutes, sabihin mo sa kanya, mag-open ka. May maganda yun. Kasi, pero ngayon, okay kami. Okay kami na. Okay na. At least, klaro na sa lahat. Okay na. Ay, oo, kaya natanong nyo kasi... Hindi nga kayo, ano, di ba, hindi kayo updated. Tsaka hindi nyo alam yung off-cam na nangyayari. Oo, syempre hindi. Ganun yung nangyayari. Bago-bago pa lang naman kami. Hindi pa namin alam yung mga pasikot-sikot ng mga kwento. Sabi nga ni Edmond, kay kuya, kuya, nagugulan ako. Ang gulo. Nagugulan daw siya sa nangyayari. Bakit daw parang okay naman. So, ano, anong feeling mo na aalis na siya sa buhay? Hindi naman naalis, I mean. As in, yung parang
Kailangan na i-stop. Oo, i-stop na ganun. Yun nga, masakit pa rin. Masakit talaga. Sobrang sakit talaga. Oo. Pero ngayon, kasi dahil nga, sinabi ko nga na, nakapagpatawad na ako, para na rin sa akin, sa kanila, para na rin sa mga tao na kapaligid sa amin. Kailangan ko tanggapin eh. Kailangan ko tanggapin na minsan may darating. At yung darating na yun sa buhay, aalis din. Kailangan ko tanggapin. Sana yung susunod na dumating, mas worth it. Hindi, wala pa ako sa ano doon. Okay, magtrabaho muna tayo, di ba? Hindi ko pa naiisip yung ganun bagay. Ngayon, naka-focus na ako sa family ko. Yung dream nyo. Sa sarili ko. Sa mga nito mo yung family. Totoo yun. Pamilya muna. Kasi tingnan mo, isipin mo, ang kaibigan. Kaibigan mo. Meron kang kaibigan. Tapos, kapag may problema ka, minsan wala sila. May kaibigan na ganun, di ba? Pero ang pamilya, never kang iiwan. Totoo yun. Palagi silang nandyan, lalo na kapag may problema. Ay. Ano, tara na mag-ano tayo, magbili-bili. Ay, tingin-tingin tayo. So, yun guys. Napatambay na tayo dito. Napatambay kami doon. Napasarap yung mga kwentuhan na. Marami sa street. Dami na lang yung street, pero ang gaganda ng mga ano, halaman. May sasabihin ako sa inyo dalawa. Tungkol sa mga basher. Kapag meron taong nagbabash sa inyong dalawa, ang palagi nyo lang iisipin, huwag nyo iisipin na binabash nila kayo dahil ayaw nila sa inyo. Ang isipin nyo, binabash nila kayo para i-improve. Improve. Ganon. Tsaka huwag nyo masyadong dip-dipin. Kasi ako, sa mga basher, naku! Mahal na mahal ko kayo. Dapat mahalin. Importante din yung mga basher. Kasi diba sabi, mahalin mo para iwan ka. Oo. Diba? Kaya, pinahal ko na sobra. Ayun. Pero diba parang sa inyo, ikaw, sa'yo siya. For example, ganun yung nangyari sa'yo. Diba ang hirap? Oo, mahirap. Talaga. Siguro, gagawin ko na lang is mag-move on. Magpatawad. Yun yung gagawin. Kailangan mo talaga magpatawad sa akin. Pero kaya mo ba yung nagawa ko na nakasama ko sa bahay? Kaya? Okay, hindi ko kaya. Hindi ko magagawa yun. Siguro, aalis ako. Ako mag-a-adjust. Pero hindi ko gagawin. Pero bilibo ko sa'yo. Hindi ako umalis. Hindi ako nag-adjust kasi problema nila to eh. Kailangan sila yung lumutas. Pero bilib talaga ako sa'yo kasi yun yung kaya mo, napaka-strong yan. Pero yung ibang tao, wala hindi magagawa yun. Said mo. Totoo man, di ba? Ikaw magagawa mo ba yun? Yung ex mo kasama mo sa bahay tapos hindi ko ako, masasaktan ako sa ulo. Sakit. Mas lalo na yung nakita mong tao mahal mo kasama mo. Oo, no. Makita mo nga lang sa dam, yung bagan mo yun, di ba? Tayo. Bibigyan ko yun ang payo. Lala sa mga manonood. Puro ang maganda siya, eh. Mas maganda. Ano? Puro siyang ganda-ganda, pero mas maganda naman siya. Kinikilig ako dito sa dalawang to, eh. Ang payo ko sa inyo, kapag ka, nagkaroon kayo ng ganung problema, lalo na kapag ka, pagdating sa cheat, usapang cheat. Kapag ka, syempre, yung trust nyo mawawala, di ba? Di naman siguro mawawala, pero parang mababawasan. Oo. Ang gusto ko lang, ano, malaman nyo na, halimbawa, nag-cheat yung ex mo, tapos ngayong present, para hindi siya yung magdusa, alam mo yun? Mm-hmm. Kasi ganun eh, ang mga babae, yung sasabi, susumbat, para sumbat na, ikaw nga, para pares kayo mga lalaki, ganun. Ang gawin mo, or ang gawin ninyo, dapat buuin nyo muna yung sarili nyo. Para if ever man na yung darating, meron darating, hindi mo siya sisisiin. Buo ka. Buo yung trust mo. Buo yung sarili mo. Buo yung pagkatao mo. Buo ka na naman, tapos wawasakin ka. Hindi ka mawawasak. Hindi ka mawawasak kung merong taong darating sa'yo, tapos buo ka. Lalo na ko rin respetuhin kayo. Kasi kung aalis man yun sa buhay mo, buo ka pa rin. Guys, pag nagmahal kayo, huwag niyong ibigay lahat. Magtira kayo para sa sarili. Sa amin kasi ni Mariano, ang nangyari, dumating siya sa buhay ko nang hindi ako buo. So, siya yung bumuo sa akin. Eh, di ba ang sabi nila, kung sinong taong bubuo sa'yo, siya din yung wawasak sa'yo. Kaya tama yung sinabi ni Angel, guys. Buuin nyo muna yung sarili niyo. Bago kayong magmahal ulit. Para hindi mag-suffer yung present ninyo. Siguraduhin nyo na siya na talaga. Ano?
Siguraduhin na siya na talaga. Alam mo, siya na ba talaga? Ay!